Ayan na, ayan na. Papalapit na talaga tayo sa Bagyo. Yeah! Kahit may Bagyo! Bagyo vlog! Bagyo vlog! Sa ngayon, ayan na ang alon! Woohoo! Welcome to Abut Hall! Wrong timing man tayo sa panahon, hindi naman tayo wrong timing sa experience, mga kapanalig. Simulan na magbulita sama Sino TV. Good morning. So ito ang ating pangalawang araw dito sa may Lawag, Ilocos Norte. Napagdesisyonan ko nga, mga kapanalig, na yun, unahin muna yung pagudpod para makita natin yung Patapat Bridge at makita natin yung windmill. Itignan natin yung panahon, medyo malakas yung hangin ngayon. Ayan, oh. At madilim ang langit. Ramdam natin na hindi maganda ang panahon, pero magbabaka sakali tayo na marating natin kahit papaano yun, ano, Patapat Bridge. Saka yung pagudpod, mga kapanalig, yung mismong pagudpod. Sayang kasi talaga yung punta natin kung hindi tayo makakarating sa part na yun. Mag-check out na ako na maaga dito. Dapat bukas pala yung check out ko dito, nasa 12 ng tanghali. Sayang talaga eh. Tara, inayos ko na ibang gamit ko sa baba. Dinala ko na. Bahala na kung anong magiging mangyayari sa atin dun sa daan. Kung umulan eh, hindi umulan. Pero syempre inihiling natin na huwag sana, para maganda pa rin yung biyahe natin at tuloy-tuloy. Tara, windmill muna, tapos Patapat Bridge. Tingnan natin kung ano pa yung mga ibang pwedeng puntahan doon. Tara. Wow, sumikat ang araw. May bagong pag-asa na naman. Tuloy sa biyahe. Bago lumakas, punta ako na muna. Okay, 9:14 ang oras natin. Pupunta tayo ngayon sa windmill dito sa may Ilocos Norte, mga kapanalig, no. Ang tatakbuhin natin ay 1 hour and 5 minutes. 60 kilometers. So ang time na makakarating tayo doon mga 10:19 AM, pero hindi pa sure dahil haharap nga tayo muna ng mga kainan. Hindi pa ako nagbe-breakfast, mga kapanalig. Hanap muna tayo ng breakfast diyan sa daan. Tara, check out na ako kasi sayang yung pagkakataon talaga kung hindi tayo makakarating doon sa windmill at saka doon sa may Patapat Bridge. Alam muna tayo. Oh, dito pa yung exit. Hanap muna tayo ng masarap na kakainan. Saan tayo? Oh, yeah. We're good. Dalawang bar na lang yung ating gasolina. Medyo nagugutom na ako. Nasaan na tayo? Sumikat ang araw. Kaya nagkaroon na naman ako ng panibagong pag-asa na lilis yan at makakapamasyal tayo ng maayos dito nga sa Ilocos Norte at malilibot natin halos lahat ng kailangan libutin. Madilim yung langit doon, oh. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Tuloy. Tuloy tayo kahit ano mangyari. Yung windmill medyo malapit lang, nasa 1 hour and 5 minutes nga, no. Pero yung Patapat Bridge, yung isa sa mga target ko, halos magdadalawang oras. Maaga pa naman.
tinanghali na tayo ng medyo tinanghali na tayo ng alas doon sa hotel. Dahil nag-edit pa ako, tinapos ko talaga yung pag-edit ng vlog. Para may mapanood na kayo. Uploading na siya ngayon, no? Lakas ng hangin! Ganda ng ano na to. Tulay, ano ba ito tulay na to? Rodolfo G. Pariñas. Ayun, nakalagay sa Google Map eh. Alakas ng hangin, ang haba pala ng ano na to, tulay. Hindi ako papayag na hindi natin mararating yung mga sikat ditong puntahan. Wow, Mara, very good. Wow! Grabe, ang lakas! Lakas ng hangin! Lakas ng hangin! Open area pa naman to, walang kaharang-harang. Asa na tayo? Pag nagtuloy-tuloy ang ganda ng panahon, pagbalik, dadaanan na natin yung ano, Paway Church, Paway Lake. Tapos may pinapaano eh, may pinapa daanan si Pards AJ o Alvin. Doon sa simbahan, may titignan lang tayo. Ang ganda ng daan dito, wala kang po problemahin sa lubak-lubak. At sa tingin ko pag dating ng gabi, sobrang liwanag dahil ang daming ano, street lights katulad niyan. Ang daming mga ilaw, mga poste. ₱59 ang ating biyahe papunta sa windmill. Pinipitik ako ng ano? Pinipitik ako ng hangin dahil open area. Parang yung biyahe namin sa Mindoro. Talaga sobrang lakas ng hangin. Kailangan mong bumalanse eh. ₱54 Nandoon na tayo sa windmill. Pupunta ka ng Ilocos Norte at mag-stopover ka sa Lawag, wala kang problemahin na ano eh, na daan kinabukasan, no? Pag pupunta ka naman ng Pagudpod o yan sa windmill, kasi ang ganda ng ano nila, ang ganda ng pagkakasimento ng daan, at wala ka rin problemahin sa traffic sa tingin ko, ha? Kasi tingnan nyo naman, konti lang yung mga nakakasabay natin at nakakasalubong natin. Mag-i-enjoy kayo. Mag-enjoy kayo sa dadaanan nyo, mga kapanalig. Kahit may bagyo pa ngayon, enjoy natin. Tsaka na natin problemahin pag nandyan na. Nakakalungkot kasi isipin na ano, agad mag-aalinlangan tayo, agad sumubok. Baka mamaya maganda naman pala yung panahon, tapos bigla tayo umatras o umuwi. Sayang lang din yung ano natin. Pero at least nakarating tayo ng Lawag, di ba? Malayo na rin nun. Pero iba kasi talaga pag sinabi mong Ilocos Norte. May isip mo dyan, windmill, tsaka yung tulay nga na sinasabi ko. So na tayo? Kain kaya muna tayo? Dito ang daming kainan, no? Nagugutom na rin ako eh. Para mas luminaw yung utak natin sa mga gagawin natin.
Maya-maya na siguro doon na yung sa medyo malapit. Baka ano eh, time is gold ngayon. Time is gold. Dumidilim na dito sa apart na to. Doon maaraw pa pero dito, uy, madilim na. Nasa Maharlika Highway na tayo. Itong binabaybay natin. Merong mga ginagawang daan dito oh. O kasi sira-sira na rin. Kailangan na maayos. Maharlika Highway, 51 kilometers kailangan natin takbuhin. Basic. Pag sa akin kasi, pag sinabi mong 2 to 3 hours, okay lang yan. Hindi pa ako ganong nalalayuan, mga kapanalig, no? Dahil alam nyo naman, pabalik-balik tayo ng Batangas at Nabotas, inaabot tayo ng 4 hours to 3 hours, diba? Pag may kasamang liwaliw pa sa daan. Ang malayo sa akin, pag sinabi mo mga ano na, yan, mga 12 oras, ganyan, 18, yan, malayo na talaga yan. Grabe talaga yung struggle ko kahapon, no? Struggle talaga. Pinipilit kong ano, talagang makarating ng maayos, pero bawat biyahe ko, magpapahinga ako, tapos magiging condition ulit. Maya maya pag nahanginan na naman, kasabay nung mainit na panahon kahapon, pag tumatama sa balat ko, inaantok ako. Pagdating dyan sa may ano, yung malapit-lapit na tayo, hindi ko na napakita, pumunta ako ng 7-Eleven para magpahinga ulit. Uminom ako ng ano, ng kafe. Kafe? O kape? Kafe. Kape! Yun nga. Eh, sabi ni Kuya JP, baliwala daw yun. Kaya ang ginawa ko, sabi niya, uminom daw ako ng master drink. Naghalo yung kape, tsaka yung master drink. Ayun, nakarating ako ng maayos. Kaso na medyo nagpalpitate yung puso ko doon. Huwag sabihin mo ba naman yung kape tsaka yung energy drink, edi anong mangyayari? Pero first time ko lang ginawa yun. At hindi ako talaga ano ng mga energy drink na yan, mga kapanalig, kahit Cobra. Nasarapan ako sa natikman ko yung Cobra, masarap siya. Kaso nga lang, ayoko ko, mahirap na pag napasobra ka doon. Maharlika Highway pa rin tayo. Dito na tayo sa Tulay. Makaganda naman ang mga palayan na yan. Wow. Ganda ng palayan dito. Aray ko, aray ko. Inaayos yung mga daan sa banda dito. Doon nga sa may ano natin dinaanan, tsaka dito na asfaltuhan na. Welcome to Bakara. Ayan, nasa Bakara na tayo. Daming tulay dito, no? Bakara Bridge. Nasa Bakara Bridge na tayo. Mababaw ang ano ngayon, tubig. Makita ko lang yung windmill na yan, tsaka yung tulay eh. Ay nako, paasaya na. Pag pinagbigyan pa ako ng magandang panahon, magka-camping naman tayo. Diretso tayo ng Pagudpud pag dito, Mercos RJoy College Ministry. O yan. Welcome to Bakara. Ba't biglang naging 52 minutes? Dahil sa bagal siguro natin. 49 kilometers pa. Aha. Tuwing meron akong araw na nakikita at nararamdaman sa mga balat ko, hindi ako nawawala ng pag-asa na itong lakad natin ay magiging matagumpay at walang magiging problema. Magiging all goods.
simoy ng hangin kahit may araw. Perfect para sa biyahe natin ngayon. Wag lang sana lumakas talaga. Habang papalapit tayo ng papalapit, papalakas ng papalakas yung hangin at nagpaparamdam na yung konting ambon. Sinyalis sa atato na ano, may bagyo na doon sa part na pupuntahan natin. Malayo pa tayo, 50 minutes pa eh. Pero nagpaparamdam na dito yung sama ng panahon. 47 kilometers. Pero may araw pa din sa banda doon, no? Maliwanag pa, kaya diretso. Parang ano lang to eh, pag alis ko doon sa Nabotas, pagdating ko ng Valenzuela, inulan na agad tayo. Pero diretso pa din. Pag-gasolina na kaya tayo dito. Pag-gas na muna ako dito, unleaded. Kaso naunahan tayo. Diretso na. Diretso na. Time is gold. Kailangan makarating tayo doon. Yun, may pag-asa pa rin. May pag-asa pa rin dahil lumiwanag. May araw. Papunta na tayo sa may ano. Padulo na tayo ng Luzon. Salubungin natin yung ano na yan, yung maitim na ulap. Tapang. Kahit masilayan ko man lang, kahit ano, kahit masama ang panahon, masilayan ko lang, okay na ako doon. Ayun naman yung ano, yung makita ng sarili mong mata at makatapa ka mismo doon sa lugar. Masaya na ako. At kung di talaga kakayanin, babalik na tayo ng lawag. Paalam ko kasi pag ganito eh. Pag ganito yung tama ng bagyo, hindi pa ganun. Kasi kung pag ganun, doon pa lang sa lawag, sama na. Kaya sinasalubong natin. Welcome to Pasukin. Nandito na tayo sa Pasukin. Pasukin mo ako sa liwanag ng iyong pagmamahal. Hayaang matapan ang kinang na di magtatagal. Mabuti pa kayang maging bituin o walang ningning. Balutin pala yung Pasukin. Oy. Naghahalo na ang ano ah, ulan, araw, dilim, maligayang paglalakbay, salamat. Nandito na tayo sa may Barangay Binsang sa Pasikin. Pasikin, Ilocos, Pasukin, Ilocos Norte. Barangay Binsang. May mga ginagawang ano rin dito. Daanan. Ah, may ano na pala dito, parang ilog. Nilalagyan nilang ng magandang harang yung gilid. 800 meters, makakarating na tayo sa Pasikin. Pasukin Diversion Road, I mean. Pasukin. Umuulan na dito. Wag na muna, please. Lord, ilayo mo muna yan, mga yan. Kailangan ko muna marating ang windmill. Please, Lord. Buti nga, maaraw-araw pa talaga. Nakikita natin yung ganda ng kulay ng mga palayan. Lord, palayuin mo muna yung bagyo na yan. Nakailang hiling na ako kay Lord about dyan sa weather na yan, no? Nung paano talaga ako yung tawag dito? Nung
Saan na ba tayo? Aliliko tayo dito. Nung paalis pa lang tayo, sabi ko, Lord, ibigay nyo na sa akin to kasi minsan lang. Yun, hindi naman pinaulan. Ayos. Pinatigil niya. Oy, ang ganda ng daan dito. Nandito na tayo sa ano, Pasukin Diversion Road. Bumalik na tayo dito sa may ano, Maharlika Highway. Pagkatapos natin dumaan dun sa may Pasukin Diversion Road. At palakas na ng palakas yung hangin. Wow! Palakas na ng palakas, ramdam na natin. Sinusugod na natin yan, yung malakas, yung maitim na ulap. Pag meron na tayo nakita na mga tao na nakakapote, ibig sabihin, umuulan na talaga ng malakas dun sa park na yun. Lord, please, wag muna. Grabe yung hangin. Ara, pinipitik tayo ng hangin. Mga nakakaputi na yung tao. Lord, palisin mo na please. Lord. Ayan na, ayan na. Papalapit na talaga tayo sa Bagyo. Lord, please. Wow, oh, palakas na dito. Oh, grabe, ang lakas. Dito na nga. Nandito na nga yung Bagyo. Mukhang, sige, silong. Nandito na. 38 minutes pa tayo. Wow! Dali, mag-set up lang ako. Ayusin ko lang yung, magsilong muna, hanap tayo ng masisilungan. Eto na, Bagyo na nga to. Yeah! May problema tayo. Mukhang malakas na yung bagyo dito sa part na to. Susubukan lang natin. Susubukan pa natin, no. Ang isa pa sa problema na kinakaharap ko, yung mapa natin wala. Dahil mababasa ng ulan. O paano tayo ngayon? Malakas talaga to. Hindi na kaya, babalik na tayo mga kapanalig. Delegado. Baka ma-stranded lang tayo. Nag-check out pa naman ako doon sa hotel. Dapat pala hindi muna ako nag-check out para kung ganito nga yung mangyayari, masama ang panahon, babalik na lang tayo doon para pahinga. Ate, unleaded. Full tank. Full tank. Oo. Unleaded. Ay. Malayo pa ba yung windmill dito? Windmill? Oo. Ang lakas ng bagyo siguro doon. Kaya ko kaya yan? Kaya ko ba? Okay. Sabi mo yan, ha? Ha? Inip ka lang sa taan. Oo. Gabayan mo ako, ha? Ah, ganun? Tara, sumakay na lang tayo. Para pagbalik ko na, wala nang problema. Ah, yun lang ang problema. Ay, naku. Pag-ingat na kita kasi mahangin talaga. Sobrang mahangin ba talaga, as in? Baka tangayin ako, no? Dapat dito kung banta, ay. Talagang malakas. Baka tangay, kasi... Ha? Eh, solo traveler tayo ngayon, eh. Ay, gusto mo ano lang sa... Gusto mo, peace of mind, oo, oo, oo. Kailangan muna. Sobrang lakas ba talaga ng hangin dito kung may bagyo? Ako,
kinakabahan ako, yun ang magiging problema. Lang. Kaya mag-ingat kayo sa nanay. Oo, dahan-dahan lang. 223. Makarating ba ako niyan? Tignan mo yung ano. Oo nga. Gwe. Hindi ako makakapayag na hindi natin makita yan. Ayan na ang windmill kahit bumabagyo. Kaya natin dyan. Ayan na, oh, nakikita ko na dito. Ang lakas ng ikot. Ooh! Grabe, pinapalo ko ng hangin. Nakikita ko na yung windmill dito. Walang susuko. Makapagpa-picture man lang. Oh, may gumagawa pa rin dito kahit bagyuan na. Diretsong work. Nakita ko na eh, nasa na ba yun? Sige na. Nakikita ko na. Lakas ng hangin. Ayan na. Nakita ko na isa. Nakita ko na isa. Ayan oh. Umiikot. Ayan! Woo! 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 Ang lakas ng ikot niya kasi bumabagyo. Anong tayo dito? Ate, saan po yung daan na ano? Para maano yung windmill, makita. Ha? Yung windmill, para makita, saan ang daan? Go. Diretso lang, ha? Akala ko dito, ano? Sa kamila. Sige, salamat po. Tara! Diretso, diretso. Meron pa ditong ano, kapurpurawan. Mamaya na pagbalik. Puntahan natin kapurpurawan na 'yan. Asan ba? Nawala yung windmill. Ah! Doon ata paakyat 'yun. Kapurpurawan. Kuya, pwede magtanong? Ano po ba? Saan po pwede makita yung mismong windmill? Akit ako dito, kapurpurawan. Ah, dyan po. Salamat po ah. Okay. Dito ba yun? Private ata ito eh. Ah, dito tayo magtanong. Ah, abang hindi pa lumalapit ang bagyo. San ba yun? May nakita ako dito kanina paakyat eh. Visitor center. Baka dito na. Iba ba to? Sir, saan po pwede makita yung ano, windmill? Dito sir, yung windmill na sa bundok. Dito pa? O, gusto ko lang siya. Sa tabing dagat sir, sa Bangipan. Ah, malayo pa po yun. Yes sir. Yung dito, pwede ko po makita yung sa bundok? Yes sir. Ah, salamat po. May trip lang sir. Ah, magkano? Sir, please, sir. Ah, sige yun.
bago dumating ang bagyo, gusto ko lang makita, sayang ang lakad. Sige sir, daabo na pagbalik. Oh, pagbalik na lang po. Oh, minamadali ko lang. Let's go! Go, go, go! Yeah! Kahit may bagyo! Ayun sa dagat pala, doon pa sa Bangi. Pero dito, meron din windmill. Sa bundok naman. Okay! O, diba? Anong bagyo? Woo! Meron pala dito sa Purpurawan. Sa bundok. Pero doon meron pa sa Bangi. Malayo pa yung sa Bangi. Eto, kahit eto na lang makikita ko muna. Oh! Ganda dito! Sana, sana! Na nakikita nyo ba? Sa vlog ni Louie, walang sumusuko! Sa Bangi pala yun, meron ba rin dito, Kapurpurawan, oh. Yan, nakikita na natin yung mga kalalaking LC. Maraming enerhiya na nakukuha yan pag mabilis ang ikot. Hi! Sobra saya sa damdamin! Wow! Hello! Kayo pala yan, ha? Oh yeah! So ito pala yun. Dito mismo ano. Kasi hindi na ata ano. Hindi na pwede pumasok dyan. Umiikot siya, tapos yung power dito na pupunta. Galing. Ganda, oh. Pwede ka pa kaya makita doon? Pa-picture lang tayo. Laki na ito, oh. Oh, laki. Huh, laki electric pan ito. Kaya pala malakas sa akin, ayaw nyo patayin yung electric pan. Oh, wow. Uy, makakambeng, hello. Yung iba hindi gumagana, bakit? So, ito pala siya. Oh, ang laki, oh. Wow. Yun. Ganda. Picture tayo, picture. Picture, 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 picture. Di pwede nga. Laki ng electric pan, eh. Oh. Kahit malakas yung hangin. Hurry, hurry. Oh. Adon tayo sa banda, ano. Ipa tayo ng te. Parang may mga kainan dito, eh, oh. Kaso nga lang baka lumakas yung bagyo. Balik na tayo, balik na. Balik na tayo. Para makita naman natin yun, no, yung dun sa dagat, sa Bangi mismo.
Saan magbabayad? Magbayad. Ah, daan. Okay, okay. Huwag na. Sige, thank you. Pupunta pa ako doon eh. Oh, advice naman nila. Siguro natin to kahit ang ulan. Tuloy natin. Nagsuot ako ng kabote para hindi tayo lamigin. Ang lamig eh. Bala ko sana maligo. Kaso nga lang, ang lamig. Dito ba yung daan sa ano, windmill? Sa windmill po. Pataas. Salamat. Welcome, Tagipuro. Tagipuro. Barangay Rese, Tagipuro. Nandito na tayo sa may windmill. So kahit bagyo, nagkaroon tayo ng pagkakataon para makarating dito. At sobrang saya kasi hindi pa naman umuulan. Malakas na ang hangin. Nakakatuwa. Pinagbigyan pa rin tayo kahit paano. Woo! Nakari natin. Sipag mo, tayo, kahit buwabagyo, nagtitinda ka pa din ha. Oh, sir, kailangan po. Oo nga, eh, no? Wala ka tuloy. Araw-araw ba maraming bisita dito pag walang bagyo? Tuwing Sabado, Linggo marami, sir. Pero pag ganitong ordinary lang, pa isa-isa. So ako yung isa na yun, lalo na may bagyo pa. Okay, pero okay lang yan sa signal number 1 pa lang. Namin. Signal number 1 pa lang kayo, okay lang. Pas pa po yung landfall niya. Ah, di ba? Buti na lang pupunta na tayo ngayon. So pwede pang maglibot-libot po. Pwede po. Huwag ka lang sir, bababa sa bahay sa dagat po. Ah, yung maharap na. Okay, okay. So tara na, picture tayo. Bibili ako dyan mamaya ate. Sipag magtinda ni ate, bibili tayo ng mga dati. Yun ang plano ko, bawat lugar na pupuntahan, bibili tayo ng mga souvenirs. Ang nangyayari lang, sa sobrang makakalimutin ko, hindi ko na nagagawa. Ang dami ko na rin napuntahan na lugar, probinsya, hindi tayo nakakabili ng mga souvenir. Hey! Kaya mamaya, bibili tayo kay ate. Lapitan na natin to. Sayang ang pagkakataon. Ito ba? Dito. Signal number 1 pa lang naman, kaya... Pwede pa, bukas para wala landfall. Ano ba? Anong daan? Yan o! Wow! Grabe, lakas ng hangin yung iba, hindi na... Hindi umiikot, bakit kaya? Kulang ng isang LC. Ah, bagyo vlog! Bagyo vlog! Walang makakapigil kay Louie TV. Tara na. Binaba pala yung ibang parte ng LC. Ayun yung isa oh. Kaya wala. Ito wala. Kung iisipin natin, paano kaya ibinababa yan? No. Ang laki niyan. Sayang hindi tayo nakapagpalipad ng drone. Sarap maligo oh. Hindi ko akalain makakarating tayo dito ngayon kasi kanina medyo kinakabahan ako at nag-aalinlangan dahil nga iniisip ko malakas yung hangin, baka hindi tayo makarating at matumbay yung motor natin. Sa ngayon, ayan na ang alon. Woohoo! Atras! Parang inawapanood ko sa mga pelikula yung kinakain ng alon. Wag naman, huy. Lapit tayo konti. Signal number 1 pa lang, kaya okay lang.
Tuloy! Ang paglalakbay kahit may bagyo! Woohoo! Lapit tayo ng konti, lapit. Yan o. Lawak nito. Signal number 1. Sa oras na to, mga kapanalig, pinag-iisipan ko talaga kung tutuloy pa ako sa pagudpod. Dahil signal number 1 pa lang naman at bukas pa ang landfall, pwede pa tayong ano, sumaglit doon. Tapos balik na lang tayo mamaya, no, para makita ko lang yung Patapat Bridge. Ang oras natin ay 11:42 pa lang naman, mga kapanalig. Kaya pwede pa yan. Laban lang. Gusto ko talaga makita yung bridge na yun eh. Nasa isang oras pa yung biyahe, simula doon hanggang mula dito, simula doon. Ang laki niya, no. Wow. Umuulan na sa oras na to. Silong. Ang lasa ng ulan. Lapitan lang natin. Matatagpuan ang mga windmills na ito sa bayan ng Bangi, Ilocos Norte. Nagawa ang unang 15 Bangi windmills noong taong 2005. Ito ang naging kauna-una ang pinakamalaking windmill farm sa Southeast Asia. Ang bawat windmill ay may layong 236 meters sa bawat isa at may taas na 70 meters. Ang helice naman ng bawat isa ay may lawak na 40 meters. Noong 2008 naman ay nagdagdag ng 5 pa. Ito ang pinagkukunan ngayon ng halos 70% ng enerhiya ng lalawigan. Nakakatakot yung mga bula na lumalapit sa paa ko. Feeling ko, pag inabutan ako ng bula na yon, hahatake na ako papunta sa dagat. Kaya nilalayo ko eh. Masyado ako kung ano, advance mag-isip, no? Parang iniisip ko, pag ayon, konting tapa ko lang, ano na ako, hilahay na. Wow! Sira yung isang part. Naayos nila. Ano, tuloy ba tayo pagudpod? Puntaan natin yung Patapat Bridge. Signal number 1 pa lang naman eh. Ah, sa tingin nyo, tara. Sugod tayo. Tara, isang oras na lang, sayang na, sayang. Diba? Windmill, Patapat Bridge. Okay na ako doon, tas balik na tayo. Doon na tayo magliwalil, liwalil pa uwi. Liwaliw, yun nga. Ayan yung mga ano sa bundok. Tapos dito na kayo sa dagat. Sulit na rin ang punta natin, nakita natin sa sariling mata at nakatungtong tayo sa buhangin dito, no? Kung nagpatalo ko sa takot ko kanina at pag-aalinlangan nung nandun pa lang tayo sa medyo malayo, eh hindi natin napuntahan to. Hindi ko narating to, mga kapanalig. Subok na nasubok. Basta may kasama pag-iingat at pagdarasal. Baka lumabas yung si ano dyan, oh, Aquaman. Grabe. Ang laki nito. Meron siguro tong ano, hagdan pataas. Bawat isa, no. Meron siya hagdan. Bawal na pala maglakad dun sa ano, kabilang side. Dito na lang tayo. Bili na lang tayo kaya atin ng ano, souvenir. Ay, sticker! Meron ako sticker. Subscribe kayo, ha? Bigyan natin sticker mga tropa natin. Oh, bigyan ko kayo, ha? Sticker, sir. Tamparami to ng babae. Ay, thank you, sir. Ay, thank you, sir. Mukhang kailangan mo, ha? Ay, ano pa yun? Sticker? Oo. Ilan ba kayo? Sa 5. Ano to face you, sir? Sabi nito. Ano? Louie TV sa YouTube. Ah, Louie. Parang nakapalo ako doon. Ah, Louie TV sa YouTube, ah. Bakit alam si Jumper Sniper, hindi? Hindi, sir. Ah, hindi. Note kayo, ah. YouTube. Okay. Sniper, sir. Sniper. Oo. Ah, hindi. Louie TV yung pangalan ko sa ano, YouTube. Sir. Okay, bye-bye. Salamat. Ingat. Bili na tayo. Eto na. Bibili na tayo kay ate. Kawawa naman si ate kasi walang ano eh. Kahit ano lang, mga maliliit na pang souvenir.
Di pa ako makakain, magla-lunch na. Pwede pa lang, sir, no? Signal 1 pa lang, no? Pwede pa. Signal 1 pa lang, pwede pang mag, ano, pasyal. Pasyal lang, oo, pwede pa. Pwede pa. Kaya bili, ay, ate, bili lang ako ng maliit. Kasi mahirap, ano eh. Gusto ko sana i-uwi yung mismo ano, windmill eh. Ang laki. Hindi kaya. Ano ba pwede dyan? Magnet yan mga yan, sir. Ah, magnet yan? Apo. At tatanungin kita, te. Tutuloy pa ba ako sa pag-goodpood ngayon para makita yung Patapat Bridge o wag na, delikado? Wag na po, sir, kasi delikado po. Eh, kasi minsan nagla-landslide po. Ah, sa mga daan? Opo. Oh, delikado. So, babalik na tayo ng lawag. Sa lawag kasi maaraw pa kanina eh. Maaraw. Oh. Sabi ni ate, balik na tayo. Sa susunod na pagkakataon na lang. Oh, mahaba pa naman ang buhay eh. Baka pag tumuloy tayo, matapos ang buhay. Madumadaganan tayo. Magkano ba yan ate? Gusto ko yung ano lang. Yung... Ayan sir, 50 lang yan, magnet. So, magnet? Oo, so kahit ito sir, 50 lang. 50 lang isa neto. Kaso baka madamage siya. Bili na lang ako ng isa neto, tsaka isang neto. Sinipon ako dun ah! Matagal na kayo nagtitinda dito ate? Matagal na. Sige. Ano ba maganda dyan? Pati ito si Kwenta? Opo, lahat dyan po. Oh, ang ganda, no? Para mas gusto ko yung gold. Sige, ito na lang. Bali 100, no? Paki-plastic na lang, ate. Yan. Para may benta si ate. Pa walang pupunta, eh. Punta sana ako. May nagla-landslide pala dun. May papalit kayo sa may batres. Okay lang, okay lang. Okay na lang natin sa safe na place. Tulad na sabi ko, bawat lugar na ano, bibili tayo. Namiikot siya oh. Oh, lakas. Pag pinaikot ko to sa bahay, tayo magkakakuryente rin kami. Hello! Wow! Miikot talaga siya, legit. Galing no, nakakatuwa. Parang buwabalik sa pagkabata. Ay, salamat te. Ano pangalan mo te? Malu po. Malu, si Ate Malu. Pag pumunta kayo dito, bili kayo ng souvenir kay Ate Malu oh. Sipag niya, siya lang ang nag-iisang tindahan dito na nakabukas. Galing. Sige po. Parts AJ. Tignan mo. Kahit buwabagyo. Ano pa din? Tinuloy natin ang plano kasi sayang, 'di ba? Para malipot natin ang Ilocos Norte. Pero sa ngayon lang, 'yun lang ang kinaya. Hindi na tayo tutuloy dahil sabi natin may nagla-landslide, baka mapabilis ang buhay natin. Pero kung si Idol 'yun, baka tumuloy pa. Huwag na tayo tumuloy. Mahirap na, baka mas stranded pa tayo. Balik na tayo, 'di pa ako makain. Atay, bye-bye. Okay. Ano ba? Masaya na, nakita ko na tong windmill oh. Sarap. Uy, may kainan niya oh. Kambingan, paksiwan. There we go. Bukas. Magpa-purpose ko yan. Kain muna. Ate, anong ano nyo? Ayun, kumukha mo sarap to ah. Mm-hmm. Ano ito? Sisig ba yan? Tinono po. Pa? Tinono. Tinola? Tinono. Inihaw po na na. Ah, inihaw. Opo. Na baboy? Opo. Mm-hmm. Baka mayari yung gout ko eh. Kaya masarap. Ito po ano ito? Baboy din? Opo, adobo po. Sige, adobo na lang. O, sige. Take off po. Kain po, kain. Kain muna tayo. Isa po muna. Siya rin ko po driver na itong ano? Van. Pag ganito, madalikado yung daan para pagudkod pag may bagyo. Hindi naman, kaya naman po. Madulas lang. Madulas lang. Saka yung
meron mga landslide. Ah, meron. Delikado ka. Kasi may landslide talaga. Kasi pag na-tiyempo, pwede tayong ma-stranded, no? Nasa patay yung... Oo. Sayang kasi. May isang oras na lang ho yun, no? Dito sa Patapat ba? Bridge. Parang hindi lang ako po. Mga 30 minutes kaya. 30 minutes? Nandun na? Oo. Sayang, no? Sayang yung punta natin kasi kung di mapupuntahan yun pag sa Ilocos Norte, di ba kuya? Oo. Sige, subukan natin. Hindi pa naman nag-landfall daw ang Baguio eh. Matigas kasi ulo natin, subukan natin. Salamat kuya. Bale, magkano po? Ay, madam. Ngayon po ang may-ari, madam? 115. No? Kitang-kita ko na sa araw ni madam na siya ang may-ari. Hello po. Ano po pangalan nyo? Emyang po. Emyang. Emyang po? Emian. Saglit lang po ha, baka sabihin kung ano tinudukot ko. Sa Nabotas po. Pero ano, nag-ano na ako dyan sa Lawag. Oh, sana kung walang, kung okay pa. Ganito pala talaga ang klima ho dito pag ano. Ayos pala. Sa tingin ko tutuloy na ako. Sayang yung pagkakataon eh. Tutuloy na ako sa biyahe. Kuya, masarap. Tsaka ano nga po, may yung pinakbit nyo po ba may ano? May bagnet yun, sir. May bagoong to? Meron. Yung ano, bagoong silokos. Ay, oh, masama po sa arthritis yung bagoong eh. Oo, may bagoong tsaka may bagnet. Oh, baka imbis na mag-enjoy ako sa biyahe, sumakit eh. Salamat. Mamaya na lang, tingnan pa natin kung ano yung mga kain natin. Sa ngayon, let's eat. Kumuha lang tayo ng lakas ng loob sa mga ano, sa mga tao dito para ituloy natin yung biyahe dun sa may Patapat Bridge. Tutuloy ba ako ate o hindi? Yan! Yan ang gusto ko. Tutuloy tayo! Ah, dun po kayo pupunta din? Oo, sa Patapat. Oo, yun pala eh. Sa iyo. Kaso sila nakasasakyan. Ako, motor lang eh. Sige, tuloy tayo. Very good. Kumuha muna tayo ng lakas. Kumuha na tayo ng lakas ng loob kanini. Kumuha na tayo, naman tayo ng lakas ng ano sa, para sa katawan natin. Hindi pa tayo nag-breakfast. Walang makakapigil sa biyahe natin. Tapos mamaya, kung meron tayong pwedeng tuluyan dun, mag-ano tayo? Mag-rent na lang tayo. Ang sarap. Makatungtong lang ako dun sa pagudpod at dun sa Patapat Bridge na yun. I'm happy na. Balik na tayo. Dito tayo kumain sa ano? Kay... Ano mong basa dyan? Yas? Yas? Isas. Ah, Isas. Isas Eatery. Siya yung pinaka ano, may-ari si Madam. Kung pupunta kayo ng pagudpod, kung nagutom kayo, dito na kayo kumain. Yeah. Gutom na ako. Buti may kainan dito. Mukhang malakas po yung kainan nyo, Madam, no? Medyo. Sige po, tuloy na ako. Baka lumakas pa. Oho. Andito yan sa may ano... Barangay Utol Bangi, Ilocos Norte. Meron silang bagnet, papaitan, paksiyo. Hindi ako mapapaya sa inyo, masarap. Hindi lang ako kumain nung ano eh, kasi may bagoong bawal sa atin yun. Madam, subscribe na lang kayo sa akin. Louie TV po sa YouTube. Okay. Ayan. Sige po. Tara, mag-setup lang ako. Kailangan ko muna mag-charge ng battery. Dahil... Ayun nga. Tatlo lang yung battery natin. May mga yan, nakausap nga natin yung driver nung van at sila madam dito. Tuloy na natin, sayang. Wala pang 30 minutes makakarating na tayo doon. So, pagkalapag natin, balik na tayo agad para hindi tayo abutan ng kung sakaling maglandfall, di ba? Ingat na lang tayo. Silipin natin mabuti yung daan kung kaya. Tsaka walang ulan eh. Oh. Sayang, sayang. Tara.
Hey, bagyo vlog again. Tuloy ang biyahe. Tayo. Siyempre, hindi matatapos ang ating ano nang walang picture. Picture tayo, picture. Grabe yung ano. Nakaabot tayo dito. Saya-saya. Okay. Ano na tayo? Pupunta na tayo sa Tulay. Matapat bridge. Sa Patapat Beach. Dito sinasabi nila na mag-ingat sa mga landslide. Sisigaw na ako dahil wala tayong mic. Ingat lang. Di ba naman sobrang lakas ng ulan ngayon? Kaya pa natin yan. Landslide lang, bagyo na naman. Madulas, madulas, daan-daan lang tayo dito. Kaya malapit na ba dito yung Tulay? Patapat? Patapat ba yun? Malayo pa. Mag-ilang oras pa? Mga 30 minutes. Thank you, thank you. 30 minutes pa pala. Tama yung sinabi ni Kuya kanina yung sa van. Na madulas dahil maputik, kaya ingat-ingat. Nadala na ako dito. Mga 30 minutes. Patapat Bridge. Tayo sa dulo ng Luzon. May mga landslide dito eh. Oh. Inaayos pa lang nila. Tuloy pa rin ang trabaho nila kuya, nila tatay. Kahit bagyuhan, walang makakapigil. Basta dahan-dahan lang. Andito na pala tayo sa Blue Lagoon, no? Lagoon. Mamaya puntahan natin at tingnan natin. Kaso parang nagagalit ang dagat. Eto na. Malapit na tayo.
Sayang! Kung maganda ng panahon, ang ganda ng view dito eh! Wow! Patapat Bridge! Yeah! We're here! Maganda sana to kung ano oh! Punta lang tayo hanggang sa dulo, eto na nga! Ang Patapat Viaduct ay may taas na 31 meters mula sa antas ng dagat. Ito ay natapos at binuksan sa publiko noong October 1896. Ang Patapat Bridge ay nagduduktong sa Maharlika Highway mula Lawag Ilocos Norte papuntang Cagayan Valley. Oh yeah! Dito na yung pinakagana ng tulay! Oh yeah! Sa wakas, nakadaan na tayo sa tinatawag na Patapat Bridge. At ito siya. Woo! Ganda! Hindi man tayo binigyan ng magandang panahon ngayon, tulad niya nasabi ko, mahalaga nakatungtong tayo sa tulay na to. Lakas ng alon! Ito na pinakadulo ng Luzon, mga kapanalig, no? Oh yeah! Ito siya, sabi ko kanina na iniisip ko talaga kung tutuloy ba ako o hindi. Kaya sabi ko kahit maulan, hindi ko sasayangin ang pagkakataon. Kaya maraming salamat ulit kay Pards. Hindi dahil sa kanya, hindi ko pa mararating to sa ngayon. Ayos. May daan kaya sa baba? Sayang talaga. Sa bagay, kahit may drone tayo, hindi naman tayo makapagpalipad ng drone dahil nga malakas ang hangin. Dahil nakarating na tayo, ang iniisip ko ngayon yung pabalik. Gusto ko pa sana tumambay. Baka gusto ko pa sana tumambay, iniisip ko lang baka tuluyang lumakas na at mahirapan na akong bumalik at mas stranded tayo. Kaya mga ilang minuto lang, babalik na ako. Ito na yung pinakahangganan ng Patapat Bridge, mga kapanalig. At proud na proud ako sa sarili ko dahil nakarating ako dito sa ganitong kalagayan, sa ganitong sitwasyon, mga kapanalig. Kalaban natin dito ang tibay ng loob, lakas ng loob, di ba? Yan! Para sa inyo rin po, mga kapanalig, gusto kong makita ninyo ang Patapat Bridge sa pamamagitan ng aking vlog. Hindi man tayo pinagbigyan ng magandang panahon, nakatapak naman tayo dito, nakita natin kung ano ba yung tinatawag nilang Patapat Bridge. Welcome po! Ang oras natin ngayon ay 1:33 na. 1:33 na ng tanghali. Balik na tayo. Baka lumakas pa to. Basta nung ano na to, kaduktong. Papunta na saan? Cagayan. Cagayan, ha? Sa Cagayan. Cagayan. Caberia, ganun. Caberia. Payaw. Payaw pa ikot. Oh. Okay. Vlogger ka? Louie TV sa YouTube. Ha? Subscribe kayo, Louie TV. Louie TV. Paikot na pala yung malayo. Isabela din. Isabela. Tumbok muna Isabela dyan. Oh, kaso ano rin ng bagyo, no? Bagip din. Wata. Oo. Oh, babalik na lang ako. Baka ganun din eh. Salamat, bossing, ha. Okay. Louie TV na kaya. YouTube. Alright. Tara na. Pero parang gusto kong kausapin muna si nanay dun sa may tindahan. Tignan natin. Kagaya na pala yung kaduktong niyan. Si
nanay nag-aayos dun, oh. Kausapin natin. Anay, pwede ba ako magdikit ng sticker? Magdidikit lang po ako, ha. Ano, magtitinda rin pala kayo ng ano? Mga souvenirs. Oho. Di ba kayo natatakot sa bagyo, nay? Nagano pa rin, nagtinda pa rin kayo. Nagbukas pa rin si nanay, parang doon sa pinuntahan natin sa may windmill, may nakabukas na isang tindahan pa rin doon. Oh. Dito magdidikit tayo. Katunayan na nakarating out tayo dito sa may Patapat Bridge. Tayong nakarating na dito. Salamat, nay. Alright. Balik na tayo. Bless you! Sayang kung maganda yung panahon, pwede pa sana tumambay dito at kumain-kain. Next time na lang, next time. Sana ka, bossing! Thank you! Balik na tayo dahil ito na yung hangganan. Wow, napakaganda talaga. Wrong timing man tayo sa panahon, hindi naman tayo wrong timing sa experience, mga kapanalig. Nagulungan pa rin ang mga gulong natin tong tulay ng Patapat. At naranasan ng motor natin kung paano dumaan dito. At nakita ng mga mata ko kung ano ba yung tinatawag na Patapat Bridge. Napakaganda. Paano pa kaya kung walang bagyo, 'di ba? Asul na asul siguro yung dagat niyan. Tapos kitang-kita natin yung ganda ng mga kabundukan dito. Ang sabi nila, talagang hindi raw idinikit etong tulay dito sa bundok, o hindi na gumawa ng daan sa pinakabundok para maiwasan yung landslide. No, tsaka yung mga yun nga, yung mga batong buwabagsak. Pumerekta na lang sa ilalim yan ng tulay. Ganda. Pabalik na tayo. So, ang sayang experience nito, hindi ko kasi akalain na mararating ko talaga yung lugar na to dahil pag alis pa lang doon sa bahay, sinasabihan na ako na may bagyo. Magiging limitado lang yung mapupuntahan natin. Naging limitado nga yung pupuntahan natin, pero yung pinaka kilala o pinaka sikat na puntahan narating natin kahit ganito yung sitwasyon. Congratulations sa ating lahat, mga kapanalig. Kung nagpatalo ako sa ano, sa pangamba o takot, hindi tayo nagdadrive ngayon dito. Umuulan na. At mukhang parating na dito talaga yung bagyo. Picture sila, oh. Okay, picture kahit bagyuan. Let's go. Wow. Lakas ng hangin. Balik na tayo. Thank you, Lord. Lagi ako tumatawag sa kanya, Lord. Sige na po, Lord. Sige na po. Bawat mararamdaman ko na umuulan na, bawat mararamdaman ko na sumasama na yung panahon, lalo na kanina nung nasa gasolinahan pa lang tayo, ayoko na tumuloy kasi sobrang, sabi ko, kakaiba to, hindi ko kabisado, hindi ko matansya kung gaano ba kalakas yung hangin. Pero eto na tayo ngayon, nakarating na at pabalik na tayo. Maraming salamat sa pagsama sa akin, mga kapanalig, no. Hindi pa natatapos ang adventure natin dahil meron pa tayong pauwi. At hindi ko pa alam kung saan ako matutulog ngayon. Kung maganda ang panahon, magbubuksa na ako ng matutulugan dito kahit sa Blue Lagoon
Meron na ako nakikitang isang resort eh. Nakalimutan ko lang kung ano yung pangalan ng resort na yon. Bala ko mag-camping. Bala ko sanang doon na rin magluto mamayang gabi. Pero hindi advisable ngayon dahil baka lumakas na ang bagyo mamaya o bukas tumama na dito. Kaya babalik na tayo, babalik na. Bago tayo bumalik, meron lang akong dadaanan dito yung ano, Blue Lagoon. Kasi yung mga napapanood kong vlog bago tayo pumunta dito, isa yun sa mga pinupuntahan nila. Yung Blue Lagoon. Opya! Putik ka. Tingnan lang natin kung ano meron doon. Gusto ko makita ng mata ko mismo kung ano. Balaoy. Dito yung tinatawag nilang Blue Lagoon. Titingnan ko lang kung anong itsura kahit bagyuhan. Parang eto na nga yun. So eto na yung pinaka ano ng Blue Lagoon. May mga tutuluyan lang siya. Ayan. So eto na ba yun? Ayan. Pag maganda siguro ang panahon, doon sila naliligo. So ngayon, pangit yung panahon eh. Naku po, kung maganda talaga panahon, sayang talaga. Balik na tayo. Baka buta tayo ng ulan dito. Abutan tayo ng bagyo. Let's move out. Move out. Casa Victoria. Sarap pa sana tumambay dito para kumain-kain lang oh. Ang kaso, wala bagyuhan. Mga kapanalig, alam ko mahaba na ang vlog ko ngayon. Kaya puputulin ko muna no. Magkita-kita lang tayo sa part 3 nitong ating biyahe. At titingnan ko kung makakapunta ako dun sa Paway Church. Syempre, ayun yung mismong tawag dito. Doon pinanganak si Forge AJ, kaya tignan natin sa lawag. Maraming salamat. Magkita-kita na tayo sa next update, mga panalig. Simula na magkulitan kasama si Nui TV.